Kung merong tanim bala, meron ding tanim isda. Maliwanag na ito ay pagsasabotahe, na ito ay estratehiya, strategy upang mapasama na naman ang ating pangulo. Ha, sa susunod ang ilagay niyo naman buwaya, ha? O di kaya pating, ha? Para maniwala kami. O di kaya sirena. O di kaya kayo na lang, pakamatay kayo tapos palutan niyo yung sarili niyo sa Manila Bay. Ang brain, walang brain. No brain, mga estupidong ulul. Yo, what's up mga chong? This is Gucci. Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay kahit na wag ka nang mag-subscribe, basta pindutin mo lang yung notification bell, okay na ako doon, okay? So, sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at stay at home, keep safe sa inyong lahat at pati na rin sa pamilya nyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga chong ay itong misteryosong paglitaw ng mga sarit-saring patay na isda dun sa Manila Bay. So, isa lang ang masasabi ko dito. Kung merong tanim bala, meron ding tanim isda. Maliwanag na ito ay pagsasabotahe. Na ito ay strategy upang mapasama na naman ng ating pangulo. Upang ang isipin ng mga tao ay yung paglagay ng white sand dun sa Manila Bay ay ang dahilan kung bakit namatay yung mga isda. Mga anak naman ng mga estupidong anak ng kambing, mga anak ng teteng na to. Ha? Sinasayang nyo yung mga isda, no? Inorder nyo pa yan, tapos pinatay nyo, pinalutang nyo sa Manila Bay para lang masira si President Duterte. Sa tingin nyo ba, maniniwala yung mga tao sa inyo? Sa tingin ko yung mga gumawa nito, yung mga nagrarally din eh. Yung mga against, no? Sa paglagay ng white sand dun sa Manila Bay. Yung mga nagrarally, yung mga bayaran, mga taong bayaran, mga kababayan nating Pilipino. Sa tingin ko sila yung naglagay dito eh. At yung nag-utos sa kanila, walang iba kundi yung yellow team. Alam na natin yun, yellow team, no? Yung mga kampon ni Panoche, no? Kampon ni Madam Lugaw, yun mga naglagay niyan, mga nag-utos, no? Mga anak kayo ng teteng, sa tingin nyo ba, maluloko nyo kami? Ako, maluloko nyo ba? Matagal na akong loko-loko. Ha? Maliwanag para sa akin na yan ay sabotahe. Pagsasabotahe. Mga tae kayo, no? Ulan lang ng malakas nung nakaraan, tapos biglang lumitaw itong mga isda na to. Saring isda. Meron pa tang galunggong, tilapia, bangus. Mga anak kayong teteng, gumastos pa kayo, no? Ba't di nyo nalang pinamigay? Ganyan kayo katanga. Ba't di nyo nalang pinamigay sa mga tao? No, para may makain pa sila. Kayo, gumastos pa kayo para sirain lang si President Duterte? Wow! Ang lalakas ng mga tama nyo, anak kayo ng mga butiking buntis. Mga walang hiya talaga kayo. Tignan nyo tong mga ano, patay na isda na lumulutang dun sa Manila Bay. No, puro isda eh, patay eh. Tingnan nyo mabuti mga chong. Yan, merong galunggong, no, sarap sanang iprito yan. Merong tilapia, sarap sanang isigang yan. Meron ding bangus, ang sarap din sanang iihaw yan, no. Sinasayang yung pera nyo, gumastos pa kayo, no. Para lang sirain si President Duterte. So, alam nyo ba, papatok yan? Akala nyo ba magbabago yung tingin ng mga tao sa inyo kung gano'n kayo kawalang niya? Mga yellow team, mga tae kayong lahat. Sarap nyong hambalusin ng kaliwat kanan na may kasamang tadyak tapos with matching dura. Alam nyo ba yon? Ha? Sipin nyo to mga chong, no? Umulan lang, isang beses lang umulan. Nung nilagyan ng white sand. No? Isang beses lang umulan ha? Nung nalagyan ng white sand dyan sa Manila Bay. Tapos biglang lumabas yung mga patay na isda na yan. Samantala, noon, laging bumabagyo, laging umuulan, halos araw-araw umuulan. Nung wala pang white sand, nung di pa naaayos yung Manila Bay, nung punong-puno pa ng basura, no? Isipin nyo yun ha, punong-puno pa ng basura. Laging naulan, laging bumabagyo, pero ni isang isda walang lumabas, walang lumutang na kahit isang isda na patay, no?
tapos sinasabi nyo fish killed, ha? Dahil dun sa white sand na nilagay, yun ang dahilan kaya namatay yung mga isda. Ha, mga ano kayo, mga kulang kayo sa kain siguro, kulang kayo sa ligo, mga ano kayo, mga addict kayo. Ang dami niyong sinasabi, puro kayo paninira, no? Hindi mas matindi nga yung basura na nandun noon sa Manila Bay nung hindi pa nalilinis. Mga jellyfish na walang utak. Ang utak ay gamunggo. Ang utak ay gamunggo na durog-durog. Mga utak lugaw, no? Utak lamok, no? Wala kayong magawa sa buhay niyo. Kung ako sa inyo, pumunta kayo sa mataas na building, tumalon kayo, ha, para matapos ng buhay nyo. Hindi yan puro kayo paninira, ha? Mga bayaran, mga ang utak ay nasa talampakan. Yan. Ang brain, walang brain, no brain. Mga stupidong ulul. Ganito yung strategy nila, no? So, umulan ng malakas, magmi-meeting yung mga yan. Anong dapat gawin? Suggest kayo. Yan, itong gagawin natin. O-order ako ng 100 kilo ng isda. Tapos papatay natin, lalagay natin sa Manila Bay. Para isipin ng mga tao, fish killed, namatay yung mga isda dahil sa nilagay nilang white sand. At guess what? Magbabago ang tingin nila kay President Duterte. Sasama ang tingin nila kay President Duterte. Babalik ang simpatya nila sa atin. Yun ang plano ng mga kutong lupa. Yun ang strategy ng mga Team Yellow, mga anak ng teteng kayo. Wala kayong magawa, no? Ha? Kung alam nyo maganda nyong gawin, sundutin nyo yung puwet nyo, tsaka nyo sundut sa bunganga nyo, ha? Tsaka nyo amuyin para maamoy nyo yung baho nyo. Tignan mo tong mga taga ABS-CBN, tignan mo tong ano, yung balita nila, yung caption, no? Fish kill sa Manila Bay. Panoorin, fish kill sa Manila Bay. Nawala na ngayon network nyo, maapila pa kayo. Siyempre kapag kasasabing ganyan, fish kill sa Manila Bay, ang isipin ng mga tao, nalagyan kasi ng white sand, siguro baka yun yung kinamatay ng mga isda, no? No? Dito mo makikita kung gaano kausa yung mga taga ABS-CBN, no? Fish kill sa Manila Bay. Yun agad eh, no? May mga lumutang lang na patay ng isda, fish kill. Sino pumatay dyan? No? Isipin ng mga tao. Nalagyan kasi ng white sand, kaya namatay yung mga isda yun. Yun, di ba? Siyempre, kapag ganun, papangit ang tingin nila kay President Duterte. No? Kay Isko Moreno, yan, papangit. Sila yung dahilan kung bakit namatay yung mga isda dyan sa Manila Bay. Dahil nilagyan, nagpalagay sila ng white sand, ganun-ganun, no? Sa ABS-CBN, wala na yung network nyo, bakit? Babalita pa kayo. Stop, no? Sabi nga ni Kibuloy, stop, ha? Dapat magbabalita kayo yung okay naman. Yung title nyo, ano eh, nakapanggigil. Ito may nabasa akong post mula sa tropa natin na Banday Pilipinas. Sabi niya, fish kill ba Seco? ? Kailan ba nagkaroon ng maraming bango sa tilapia sa pier malapit sa Manila Bay? Tapos talagay sa baba kayo na humusga. So, alam na natin na ito ay tanimisda, no? Na plano to para sirain ang administrasyon Duterte, no? Planado lahat 'yan. Ganyan yung strategy ng mga kupal na 'yan, ha? Gagawin nila lahat para masira si President Duterte, pero hindi nila naiisip na wala na sa kanilang naniniwala, no? Dahil mulat na yung mga tao eh, mulat na yung mga tao sa katotohanan kung sino talaga yung merong pagmamahal sa bansang Pilipinas, kung sino talaga yung merong pagmamahal
sa mga Pilipino. Walang iba yan kundi si President Duterte. Siya lang yung mayroong pagmamahal, may malasakit sa bayan natin. At itong mga kupal na to, mga Team Yellow na to, ha, wala yung inisip kundi ano, kapangyarihan. Ang gusto nila, nasa kanila lahat. Nasa kanila lahat. Tapos, wala namang nagagawa yan. Putang ina yung tuwid na daan. Imbes na tuwid na daan, naging tuwad na daan. Tumuwad. Inang yan. At ito yung masasabi ko dun sa mga kupal, mga walang magawang mga taong naglagay ng mga patay na isda dun para masira si President Duterte. Hoy, mga abnormal na mga walang utak, ha, sa susunod ang ilagay nyo naman, buhaya, ha, o di kaya pating, ha, para maniwala kami, o di kaya sirena, o di kaya kayo na lang, pakamatay kayo, tapos palutan nyo yung sarili nyo sa Manila Bay, no? Mga wala kayong kwenta eh. Wala kayong magawa, men. Ha? Mga ano kayo, mga lamok. Mga lamok na walang utak. Ha? Yan. Lahat ng mga nagdarali dyan. Yan. Yan yung mga bayaran. Yan. Mga mukhang pera. Mga walang ibang inisip kundo pera. Pera. Ha? Isinanglan ang soul. Isinanglan ang soul kay Satanas, no? Para lang kumita ng pera sa maruming paraan. To kayo. Hanggang sa muli, mga chong, shout out sa inyong lahat, no? Para sa akin as a Filipino, huh? Citizen here at the Philippines, no? Karapatan kong ipahayag ang sarili kong opinion at karapatan kong mag-react sa mga nakikita ng aking mga mata dito. Gago!